Tapos ang problema is wala pong ilaw yung atin pong coin slot. Tapos try natin kung magkakaroon ba ng power itong ating coin slot. So, lang try natin. Ayan mga ibigan. So kung nakikita ko ninyo, meron na po siyang power. Magandang araw mga kaibigan. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po bigyang solusyon yun pong problema ng ating coin slot na hindi po umiilaw. Okay. So, kung i-check ho natin yung ating pong mga wiring, so okay naman. Lahat is meron namang light indicator, lalong-lalo na sa board natin. Tapos, sa ating pong cable, meron. Sa USB LAN, meron. At saka sa relay, meron din. Tapos, ang problema is wala pong ilaw yung ating pong coin slot. Actually, normal lamang po na wala pong ilaw yung coin slot kapag gumagamit po ng relay. Pero, kahit o ano, pag nasira ko kasi yung itong relay, hindi talaga iilaw yung ating coin slot. Ayan, pag nag-loss connection ho yung ating pong relay. So, papakita ko sa inyo paano natin solusyonan, lalong-lalo na kung sa mga buyer natin ay hindi nila alam kung paano ang ano yung ating kanilang gagawin, ano po, para ma-fix ho ang problem na ito. Kasi halos po ng mga relay na nabili namin is parang merong factory defect, ano. Lalong-lalo na pag nagba-brown out, nawawala ng kuryente, tapos biglang bumabalik. Ayan, nag-loss connection na yung ano dito sa relay ng dito sa wire, no. Sa relay, hindi na siya nagbibigay ng ano kuryente sa ating coin slot. So papakita ko sa inyo kung paano siya gagawin na sa simpleng paraan lamang para kahit malayo yung ating BIOS, alam nila kung paano, ano yung gagawin nila. Ano, para magkaroon uli ng power itong ating power supply na hindi pinapalitan itong ating pong relay. Dahil magagamit pa naman. Pero kung lahat na ay hindi umiilaw, syempre palitan na yung ating relay. Pero ngayon, since meron po siyang light green at saka light red, ibig sabihin, napapasok pa yung portal nito, okay pa naman, wala na bang problema sa portal, ang problema lang is yung coin slot. Kahit palitan pa ng bago, kasi minsan sinasabi niya na, sige, palitan mo na ng bago yung buyer, ano po. Pero hindi alam ng seller na ang problema pala ay relay. So, yun yung dapat nating iwasan, ano, na nakabili na ng bago yung ating customer, pero hindi pa rin gumagana, since ang problema nga ay hindi coin slot, kundi ito pong relay. Kung ganito po yung ginagamit natin na relay, so sundan nyo lamang po ang video kung paano natin gagawin mga ibigyan. Okay po, so let's start. So ganito lang po ang ating gagawin mga ibigyan para iilaw po yung ating coin slot. Make sure po na atin pong tatanggalin muna itong USB cable sa atin pong board RPI or Orange Pi. Tapos puntahan natin itong atin pong relay. Ito pong ating relay. So, meron po dito is nakalagay VCC in at saka GND, which is ground. Tapos, kung ganyan po siya, red yung nilalagay namin dito kadalasan. Tapos, dito naman is blue or red. Pwede ding red. Kasi, ito yung nagbibigay din ng power. Itong blue. Dito sa gitna. Itong in, yung kaharap niya is yung blue. Ayan, dito sa gitna. Yan yung nagsusupply din ng 12 kuryente, ano. So, ang nag-loss connection ho nito is ito pong red wire. Dito po sa taas, ito pong VCC, tapos ito pong kanyang tawag dito. This VCC, tapos dito sa ibabaw na slots ng basta dito, yung kanyang ito po yung nag-loss connection po mga ibigan. So, ayan, pag tinalikod natin yung atin pong relay, so makikita natin dito sa ibabaw, ito po yung dapat natin putulin. Putulin ho ng ating customer. So, simple lamang, kung kayo po ay nilalagay lang po dito sa dito, kasi kami, amin pong hinihinang soldering po, hinihinang ho namin dito sa likod para make sure namin na talagang matibay. Pero yung iba, pwede naman din gamit ng star screw. Dito na lang ilalagay tapos ipapasok ko dito. Pwede po din naman 'yan, okay?
So ngayon, ito pong red wire, ito po yung ikakat ng inyong buyer. Kakat po natin yan. Tapos, since ito po yung nagsusupply ng 12 volts din dito, sa gitna, ang kanyang harap is itong in. So, itra-transfer lang natin itong red dito po. Dito. Para magkaroon ng power yung ating coin slot. Okay? So, gamitan lang natin ng ano. Tapos, kung yung buyer, siyempre, yung buyer ninyo is hindi alam yung maghinang, gagamitan niya lang ng ano, ng screwdriver, yan, sa gitna. Ang harap niya is itong in. Tapos, ipapasok lamang itong wire, mga ibigan. Papasok, tapos balik lang yung ano, balik lang para ipitin itong ating ano, red wire. Okay? So, wait lang, mga ibigan. So, ito pong red wire ulit. Ayan, natanggal kasi hindi masyado ano. So, pwede siya dito, ano, gamitan lang ng screwdriver. Ayan. Basta ang importante is mahigpitan yung ano, pagka lagay. Ayan. Mahigpit lang. Gaya nito is hindi siya mahigpit. So, ang gagawin ko is ano ko lang dito, hihinang ko na lang sa likod, okay? So, wait lang mga ibigan ha. Ayan. So ayan na po, ihinang natin dito sa likod para mas didikit siya ng maigi. Ayan, make sure lang natin na didikit talaga yung ating wire dito po sa gitna. Ayan mga ibigan, so dumikit na po. Ayan, dikit na po yan. So try natin kung magkaka-power ba yung atin pong coin slot, okay? So pwede ho natin na i-power on yung ating, ilagay yung cord natin sa ating orange pie. Tapos try natin kung magkakaroon ba ng power itong ating coin slot. So lang try natin. Ayan mga ibigan, so kung nakikita ho ninyo, meron na po siyang power. At okay na po ito, kahit po yung ating coin slot relay ay hindi palitan. Kung ganun lang po ating gagawin, itra-transfer lang natin yung wire dun sa gitna. Okay na po yan, magkakaroon ho ito ng power. So, i-check ho natin kung mapasok po ba natin yung ating portal. Since ang gamit ho nito is, hindi ako sure kung easy wifi or LPB. Okay po. So, akin munang ikakabit ito mga ibigan. Itong mga cable, USB cable, ayan. So, kung makita ho ninyo, nag-on na po ating, ito pong ating coin slot. Okay po. So, ayan. Wait lang ho natin, nagluload pa po mga ibigan, na mag, ito kasing relay, pipitik ho ito pag okay na po siya. If ready na po, nagamitin po itong ating pong piso wifi. So, wait lang natin saglit. Okay, so wait lang. Atin mo nang i-off. Tapos, balik lamang ulit. Wait. Off ko muna mga ibigan na since hindi po gumana yung ating board. Ayan. Okay, so okay na po yan. Kasi na-delay yung ating board sa pagsaksak. So, hintayin natin na mag pitik ho yung ating pong relay. Magkulay green ho. Mayroon pong kulay green. So, kung makita ho ninyo, okay na po yung ating coin slot. So, try natin kung magagamit na ba natin yung ating pong coin slot sa ginawa ho nating solusyon na nilipat lang ho natin yung red wire para magkaroon ho ng power itong ating coin slot. Okay po mga ibigan, so hintayin lang ho natin saglit. Ayan, kung makita ho ninyo, okay na po yung ating relay. So, try natin na mag-connect. Try natin i-connect kung okay na ba. Maghulog tayo kung okay na ba. Okay po, so ayan. So mga ibigan natin dyan na gamit nila ay kahit anong software ano. Wait lang natin, hindi pa ano. Ayan mga ibigan, ang gamit ngayon is Easy Wi-Fi. Maganda din kasi ang Easy Wi-Fi kasi hindi siya hassle at napakadali pong intindihin yung kanyang admin panel. Okay po, so standalone. Try na natin na mag-click. Tapos mag-i-insert po tayo. Kung mapapansin ninyo na wala yung green, normal po yan.
Ayan. So, let us check. Okay na po. Meron pong pumasok na barya. Nag-credit po siya. So, try natin ng 5 pesos. Ayan. Ayan, may bigyan. 15 na po. So, ganun lamang po simple mga ibigan yung pag-fix ng ating pong problema ng coinstar kapag hindi ilaw. Kasi nga, nag-loss connection yung ating sa relay. No? Yung part dito sa relay, dito po sa kanyang tawag dito. Itong relay, no? Kahit hindi ho natin palitan yan, basta i-transfer lang ho natin yung red wire kanina, yung wire na sinasabi ko, para magkaroon ng power ito. Okay na po yan. Okay po, so sa lahat po ng ating mga ibigan dyan na hindi po nakasubscribe at saka nakalike ng ating video at nakahit ng ating notification bell, pa-hit na lamang po mga ibigan. Again, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat and God bless us all.